Warning. The following video contains strong language. I'm so extremely annoying. But don't blame me if your ears start to bleed. Thank you for your patience. Smoke weed every day. Hi mga bay! Welcome back to my channel. This is Luvi Encanto from Encanto Motworks. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Encanto Motworks, nasa screen mga bay. And don't forget to hit the bell para updated kayo palagi sa mga video na upload ko mga bay. So ngayon mga bay, ito na yung pinakalas na i-install natin kay Blue, yung H2 concept na front side cover niya mga bay. So ito siya. Yan! Ito yung side cover natin sa front. Bali, H2 yung design niya. Yan! Magkabilaan to siya mga bay. Yan! So, bali, later, i-install natin ito kay Blue. Pero, meron akong i-modify dito. Since na wala siyang signal light mga bay. Bali, yung dito kasi blue water yan. Hahanapan ko pa ito ng ilaw dyan na feature dito. Kasi yung mga ilaw natin na extra, hindi siya fit dito. Kaya selected lang yung ilaw na pwede dito mga bay. Since walang signal light itong Kawasaki H2 natin na side cover, plan kong i-modify ito. Lagyan natin ng signal light dito. Same dun sa ibang bansa na side cover na meron siya signal light dito. So, ang plano ko na signal light is yung sa Aerox 155. So, meron akong sample dito. Ito siya mga bay. Yan! Ito yung sample natin ng signal light. Ito yung ilagay natin dyan na signal light dyan sa H2 concept na side cover. So, buksan natin mga bay. Tara mga bay! So, yan mga bay. Ito na yung signal light ng Aerox 155. Bali, ito yung ilagay ko dito sa H2 concept. So, i-fit natin mga bay. Yan! Bali, ganyan siya mga bay. So, i-modified natin dito. Tatabasan ko dito banda para mag-fit siya dyan mga bay. Then, i-lock natin dito. Yan! Super ganda mga bay. So, i-flash ko sa screen kung anong resulta niya pag matapos. Yan! Kita niyo mga bay. Yan yung signal light natin pag matapos. Yan yung resulta niya. And diba ang ganda-ganda mga bay? Same na talaga sa ibang bansa na concept na H2. Yan mga bay. Later, bali, i-modified natin ito. After that mga bay, i-install na natin ito kay Blue para makita nyo talaga kung gaano talaga kagandaan itong H2 concept natin na side cover. Yan. Mas lalong gaganda ito pag naka-repaint siya. Sa ngayon, ito lang munang paint niya. So, na lang natin i-repaint. Tara mga bay, i-modify na natin ito mga bay. Tara mga bay. A few moments later. So, bali, ito yung H2 natin na front side cover. Black black siya na mayroong design na blue. Pero soon, i-repaint natin ito mga bay para mas maganda siya tingnan. Bago ko ito ikabit kay Blue, bali, i-modified muna natin ito. Yan. Lagyan natin siya ng signal light dito banda. Kasi wala na siyang lagayan ng signal light. Yan. Tingnan niyo mga bay. Yan, bali, ang ilagay na ilaw dyan is blue water na maliit. Yan, pwede night ripper, kahit ano mga bay, basta mapit lang siya dyan. So, hindi na natin yan i-modify dyan. Maliit lang na ilaw ang ilagay natin dyan. Pwede na siguro yung night ripper dyan. Since na walang signal light itong H2 natin na front side cover, bali, customize natin siya dito. I-cut natin dito banda mga bay, magkabilaan. Ang gagamitin ko lang na signal light is ito, Yamaha Genuine. Sa Aerox 155 ito na signal light. Buksan natin mga bay. Tara mga bay. So yan mga bay, ito na yung signal light na genuine ng Aerox 155. Yan, magkabilaan siya. Ito yung ilagay natin sa H2 na side cover dito banda. Yan, sa kilid. Bali, tatabasan natin dyan. Then, kabit natin itong signal light ng Aerox 155. Yan, parang ganito siya mga bay. Yan!
Bali nakapasok yan siya dito sa gilid. Modified natin. Parang ganyan siya mga bay. Bali ipasok lang natin dito banda kasi naka-wide yung T-post ko, yung fork natin na dukat para hindi siya sumayad mga bay. Yan. Bali ilipat lang natin dito yung ilaw ng Sniper 150, yung stock. Pasok lang natin dyan. Yan. Plug and play na siya mga bay. Medyo mahaba-habang conversion ito at saka modification dito banda kasi i-cut pa natin, din i-fiber pa natin. Yan. Para makabit lang ito dito. Aerox 155 signal light. Tara mga bay. So, bali simulan natin ang pag-modified nitong signal light. Dyan. Ilagay natin dito. Bali lagyan muna natin ng marka bago natin i-cut. So, tara mga bay. So, yan mga bay, yan na yung marka na i-cut natin dyan. Magkabilaan, yan. Para masukat na natin dyan, malagay na natin, tsaka ma-fiber lang natin sa loob. So, yan na yung marka niya. Pali i-cut na natin dito banda. Tara mga bay. So, i-cut na natin ang line dyan, yan. Yung markahan natin. Tara mga bay. So, yan mga bay, dahil hindi natin ma-cut dito banda sa pamagitan nito, yan, paganyan, gagamitan na lang natin ng grinder, idahan-dahan lang muna natin mga bay, tara mga bay! So, yan mga bay, nakat na natin magkabilaan. Bali, linisan na lang natin dyan ng liha. Tara mga bay. So, linisan na natin dito mga bay. Itong liha gamitin natin. Yan, number 60. Tara mga bay. So, yan mga bay, nalinisan na natin magkabilaan. Bali, ipit na natin yung ilaw dyan bago natin lagyan ng lock niya para ma-fix niya talaga siya dyan. Tara mga bay. So, ipit na natin siya mga bay. Yan, ganyan na yung itsura niya. Bali, bawasan lang natin ito kasi sumayad siya dito banda para ma-fix na talaga siya dyan mga bay. Yan, tara mga bay. So, i-cut na natin dito banda kasi hindi na ito siya kailangan. Sayad kasi siya dun sa butas. Yan, magkabilaan. Yan, tara mga bay. So, yan mga bay, nakat na natin. For sure, pit na yan siya dun sa nikat natin.
Tara mga bay. So yan mga bay, ipit na natin. Baligan yan na yung resulta niya. Makita siya sa kahit side view at saka front view. Padikitin ko na to magkabilaan mga bay para ma-fix na siya dyan. Tara mga bay. So bago natin padikitan ng stick glue dito para ma-fix siya mga bay. Stick glue lang muna temporary. Later na lang natin i-fiber. Yan. So lagyan muna natin ng tape dito para hindi siya ma-damage mga bay. Yan. Tara mga bay. So yan mga bay, padikitan na natin ng stick glue dito. Yan, ganyan siya mga bay. Padikitan natin ng stick glue dito. Yan, para ma-fix siya at saka pwede na natin i-fiber dyan. Tara mga bay. Yan mga bay, tapos na natin na padikitan ng stick glue. Patuyuin muna natin bago natin i-fiber dyan para ma-fix na talaga siya mga bay. Yan, tara mga bay. 2 hours later. So yan mga bay, napadikitan na natin. Yan, fiber na natin dyan, na-fix na natin. Hindi ko na pinakita yung video kasi it takes time mga bay. Sobrang tagal ng process, kaya ito na lang yung pinakita ko. Bali naka-fix na yan siya. Later, bali i-paint na natin ito dito ng flat block para ma-open na natin itong tinakpan natin at makita natin yung finished product niya. Yan, i-install na natin ito kay Blue para makita niyo kung gaano talaga kaganda itong H2 natin na front side cover na ni-modified natin yung signal light niya galing sa Aerox 155 na signal light. Yan, at saka pailawin din natin yung signal light. Ngayon mga bay, i-paint na natin ito ng flat block. Yan, kasi tuyo naman siya. Naka-primer na. Tara mga bay. So, yan mga bay, i-repaint na natin yung front side cover natin ng flat block na Bosni. Yan. Para pwede na natin ma-install kay Blue. Bali, flat block lang muna, temporary. Later na lang natin yan ipa-repaint ng kakaibang paint. Importante, makulayan natin dyan banda ng flat block para ikabit na natin kay Blue. Tara mga bay. So yan mga bay, na-paint na natin ng first coating. First coating lang kasi repaint man natin yan soon para mapantay lang yung kulay niya mga bay. Yan. So patuyuin muna natin ng mga 5 minutes bago natin tanggalin yung nakakover sa signal light. Dyan banda. Tara mga bay. 5 minutes later. So yan mga bay, tuyo na yung na-repaint natin na H2 front side cover. Yan. Naging Batman pulling effect siya mga bay. Dahil yan sa Bosni. Gumanda siya lalo. So kung gusto nyo maging uling effect yung bearings na nirepaint nyo, piliin nyo lang yung Bosni na flat block kasi kakaiba yung pagka flat block nya is parang uling mga bay kumpara sa ibang flat block na brand. Yan mga bay, tapos na natin i-repaint yan. Bali, pwede na nating tanggalin itong nakakover sa signal light para makita nyo yung forma ng light natin. Tara mga bay. So tanggalin na natin itong tape na nakakover sa signal light para makita na natin yung resulta. Tara mga bay. So yan mga bay, yan na yung resulta ng side cover natin sa front na H2 customized. Perfect na perfect mga bay, oh.
para talagang original na signal light niya magkabilaan. Then, ang ilaw na gagamitin natin dito is yung sa sniper na stock. Yan, ipasok lang natin dyan. At saka, pinaiber ko dito sa likod. Yan, makita niyo. Yan, bali, nakapix na siya mga bay. Hindi na yan siya matatanggal. Bali, yung ilaw na lang dito ikabit niyo. Pasok niyo lang yung ilaw dyan. Same sa original na sniper 150. Then, dito is, hanap pa tayo ng ilaw na pit dito. Soon na lang mga bay. Bali, ikabit na lang muna natin to sa sniper 150. So, tara mga bay, ikabit na natin to kay Blue. Tara mga bay. Bago natin i-install dyan kay Blue, bali, baklasin muna natin yung stock niya na front side cover, yung Blue. So, baklasin muna natin mga bay. Tara mga bay. So, yan mga bay, natanggal na natin yung side cover niya. Bali, tatanggalin na lang natin yung flat block niya, ito. I-transfer natin dun sa customized natin na H2 front side cover. Tara mga bay. So, yan mga bay, ito na yung stock natin na side cover. Tatanggalin lang natin itong flat block na cowling. Tsaka yung wire ng signal light. Ito, tanggalin natin para ilipat natin dun sa signal light ng Aerox 155. Tara mga bay. So, yan mga bay, natanggal na natin itong cowling na flat block tsaka yung dalawang signal light niya magkabilaan. Ilipat na natin dito sa customized natin na H2 na front side cover itong signal light at tsaka itong cowling na block. Tara mga bay! So, yan mga bay, nakabit na natin yung flat block na cowling magkabilaan. Then, yung signal light naman ang ikabit natin. Tara mga bay! So, yan mga bay, nakabit na natin yung signal light. Pwede na natin itong ikabit kay Blue. Tara mga bay! So, ikabit na natin itong magkabilaan na customized natin na H2. Tara mga bay!
mga bay, nakabit na natin yung H2 natin na front side cover. So, tingnan nyo ng malapitan mga bay. Super pulido mga bay. Tsaka, napaka-detalyado yung gawa. Tsaka, yung signal light mo. Perfect na perfect yung pagkagawa natin mga bay. Hindi siya side support. Yan. Itong ilaw dito na butas, hindi din side support natin. Kahit pinaka-wide na ito na fork set ng Ducati, wala siyang side mga bay. Pit na pit yung mga lock niya dyan. Kasi original kasi itong front side cover yung ginamit. Yan. Ni-customize siya. Sure na pit talaga yan mga bay. So, yan. Bali, itest na natin yung signal light natin. Kung kita ba siya sa side view, kita ba siya sa front view. Yan. So, tara mga bay. So, paanda rin natin yung signal light mga bay. So, yan mga bay. Yan yung hazard niya. Yan. Tingnan natin ang side view. Yan, kitang-kita mga bay, oh, kahit naka-side view. Yan, tingnan natin sa kabila mga bay. Yan, then side view sa kabila. Yan mga bay, perfect na perfect mga bay, oh. Maganda yung pagkagawa ko sa signal light mga bay. Para talagang original ng Aerox 155 yung forma. So, tingnan nyo sa front view. Yan mga bay, perfect mga bay, oh. Yan. A few moments later. So, yan mga bay, nalabas na natin si Blue. Si Blue pa ba to or si Black? Na paano na yan mga bay? Si Blue naging Black. So, si Black na muna yung tawag natin ngayon kasi napuli Black na itong si Blue. Yan yung nakabit natin na last. Yung front side cover na customized na H2. Customize natin yung signal light niya. Dito tayo sa labas para mas makita nyo kung gaano kadetalyado itong front H2 na side cover. Tingnan nyo yung front view ng signal light. Yan mga bay. So tingnan nyo ng side view. Yan. Kitang kita yan mga bay. Kahit nasa likod tayo mga bay. Tingnan natin sa kabila. Yan. Yan yung itsura ng front H2 side cover natin. H2 na talaga yung forma niya. Kung meron kayong mga tanong or mga inquiries about modification and customize, PM nyo lang ako sa Facebook, Louie Encanto. At saka kung gusto nyo mag-order nitong mga H2 natin na cover set or pwede din yung front panel, front fender, side cover, back side cover, at saka single seater, basta PM nyo lang ako sa Facebook, Louie Encanto. So, yan mga bay. Perfect na perfect mga bay. By Encanto Modworks.
one extremely annoying shift later? So mga bay, nakita nyo ba yung side cover na H2 na nakabit kay Blue? Diba ang ganda-ganda mga bay? Walang katulad at saka hindi siya common sa mata at hindi siya na-overdesign mga bay. Mas lalong gaganda yun pag naka-repaint mga bay. Kaya abang-abangan nyo na lang soon na i-repaint natin yung whole cover set ni Blue para magmukhang H2 na talaga siya mga bay. Same dun sa ibang bansa. So yan mga bay, kung gusto nyo mag-order ng mga cover set at saka mga front panel natin na customized, PM nyo lang ako sa Facebook, Louie Encanto. So yan mga bay, perfect na perfect mga bay, by Encanto Monte. So ano pang hinihintay nyo mga bay? Order na mga bay. Bye!